Umikay muna kayo sa ating mga vloggers. Umpisahan natin kay Makoy. Hello mo sa inyo lahat. Magandang hapon na. Siyempre, thank you sa oras ninyo. At sana mag-enjoy lang tayo. At yun, yung mga tanong kami na bahala. Sure ka dyan, ha? hindi pala yan. Pero enjoy tayo. Masaya puso mo. Enjoy tayo ngayon. Sige, syempre, Joshua. Hello, everyone. Maraming salamat sa binigay niyong oras sa amin. At enjoy lang tayo ngayon. Thank you. Sure ka dyan, ah. Syempre, Direk, Mikhail Red. Hello. Thank you. Thank you sa lahat ng nakalood ng premiere, mga advanced screening. I hope continue to support the film and promote it online. Thank you to everyone na naging possible yung project natin. Yon, of course, Julia. Hi guys, good afternoon. Thank you for joining us. Sana pagkatapos nito, diretso na kayo sa mga sinehan para makapagsulat kayo ng mga reviews nyo. Help us spread the word on social media and let's have fun this afternoon. Yes, fun, Miss Dibs. Alam mo, gusto kong malaman ko ng vitamins. Hindi kasi happy color ngayon, David. Ay, naku, kanina pa nababash yung happy color ko. Ito kasi si Direk Ming. Sabi niya, ay, happy color. Saka, Direk, naka-black po kayo. Sabi po, happy color. Eh, don't worry. Kasi Direk Ming accepted naman. Kasi yun talaga happy color niya, ah. Yun ang it's, At saka nandun naman yung kanyang, alam mo namang mamahalin natin mga shizoms dyan. Yeah, arbor naman. Hello dyan sa inyo. Salamat nga pala sa pagpunta nyo. Pasensya na kayo, hinihingi pa ni Eva kasi sa pagkasagalik. Hindi, thank you for coming. It is a happy day for all of us. I feel that today, a legendary movie will be brought to life. This is day one of the rest of our lives. This will be a very great opportunity for all of us to be proud as Filipinos that we're actually, giving out and putting out something as awesome as a film like this. Yun, gusto ko yung mga awesome. Wow, parang beauty queen na. Ay, Selene. Correct. Of course, Miss Ina Raimundo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpunta nyo dito sa ako naman Tagalog. Sa mga nanood sa premiere, Eva, nakita kita doon. Nga po kasi isa sa support. Ganda yung movie. Yun lang nga sabi ko. Basta yung ako ganito. Isa ako sa number one fan. Isa sa number one fan ni Direk, Mikhail Red. So, yeah, proud to be part of this movie. Yes, thank you po, Miss Ina Raimundo. And congratulations ha, ng Bonggalar. Napakaganda po. First ever film na zombie mood. Oo. At saka, syempre, talagang, hindi, hindi lang siya, hindi lang siya basta kasi yung tatakutin ka, may preso. Parang ikaw na yung zombie. Actually, pagka-uwi ko sa bahay, parang gumagano-ganan ako eh. Pero ayan, ako, open na po ang mga katanungan sa ating mga cast and of course kay Direk Mikhail. Kung may mga questions kayo, just raise your hands. At pero kahit di pa kayo nag-raise, alam ko naman na may question na si Ma'am Shibix. O di ba, Ma'am Shibix? Hi guys! Hello! Tayo ka dyan. Maras tayo ng polo. May ganyan naman polo. Yeah. Punta na lang, di ba sila? Alat? Grabe mo ba? Actually, nakita ko na yun. Talagang yung mga nakapunitan yung season na ako. Ano pa rin? Ano? Wala pa. Ano na ah, okay. Hi guys, congrats sa Black Z. Ang gagaling ninyo, di ba? Tsaka, talagang napatakbo, halos napatakbo ko sa sinihan, sa kakasigaw. Tumakbo ka? Pero since about takbuhan, kayo ba pag may kinakatukutan na isang bagay sa buhay nyo or isang bagay na kayo ba tinatakbuhan nyo? Or parang how do you face your fear? I face it, of course. How about Miss Dimples?
Ako naman, parang mas go with the flow ako eh, na kind of person. Yung mas, I just let life happen to me. Mas ganun ako. Kasi parang feeling ko, what am I supposed to do if I run? Then, uulit at uulit lang eh. Kasi ang buhay, alam mo, hanggang di mo natututunan yung leksyon, uulit at uulit sa'yo eh. So, might as well, di ba? Just finish and let it go. Pag sa, ano naman, ano pa mga kinang, kasi ang dami ko kinatatakutan eh. Kaya hindi, ha? Huh? Yeah, I have kids. So parang, that's true, Jules, no? It makes you more vulnerable, but it also makes you stronger. And it's a push and pull, ano, kind of thing. So, ako, pusa, totoo yun, kasi takot ako dun sa pusa kay Adobo, sa totoo, takot ako. Kaso mas takot akong hindi makasali sa Black Sea. So, namili na lang ako kung ano yung mas okay na fear. Ay, pusa, okay, let's go, carry natin. Pero nandun ako sa Direk, mag-standby naman po kayo na kukuha ng pusa pagkatapos. Kaya nakita nyo naman, di ba, very mabilis lang yung eksena ng yun. Kasi takot ako. So yung mga ganun, I would do it, but parang I will always have ano a thing in mind na parang, ay, kaya ko to, kung kaya nga nila, di pwedeng kong subukan. At least sinubukan ko, parang ganun. Paano ba ako kapag fearful? Natatakot ako sa sarili ko kapag may kinakatakutan ako or like when I fear something because I always wanna challenge myself to overcome it. And I wanna know what kind of person I will become when I've overcome that fear. So I always jump, I always take that leap, I always take that risk because yun ang palaging nasa utak ko is always try because you never know the outcome of things. So when I fear something, I always try to overcome. I jump, I take that jump. Yeah, I love that. Me, sure. Matatakotin po ba? Siguro, feeling ko yung primal fear ng man is, ano, no, fear of the unknown. So parang, we're afraid of things we don't understand. So maybe the lesson there is to confront your fear and deep dive and understand it. And when you understand something, you will no longer fear it. And siguro yung advice ko rin to people is, yung moment na when you're afraid, that's actually the best moment to jump. Kasi doon ka macha-challenge and that's how you grow. So yun lang, confront your fears. Yes, Joshua? Oh, tama. Dapat harapin mo nga yung fear. Kasi di, may iba't-iba din klase ng fear. Ano bang fear niyo, like Joshua? Ako. Spiders. Cockroach. Ipis. Yan. Yun yung mga fear na dapat hindi mo na nilalabanan. Kaya mo na lang. Hindi na tinatakbuhan mo dapat. Oo, kasi ba't mo nalabanan yun? Oo, dami nila eh. Ayun. Ganda ang sagot mo. Ako naman sa ano, yung... Ang babaw lang. Sa ilalim ng dagat, nasabi ako lang sa Tito Blue Bay, yung mga kung ano-ano sa ilalim ng dagat, kahit seaweeds nga totoo eh. Lalo na nadiri ang pag nililitan ko. Ahas. Pating. Imagine ko na kasi parang swimming ako sa dagat, parang may humahanay sa ilalim ko. Kasi ayoko yun, naiiri pa ako. Ay, yung pinaka-fear ko talaga eh. Sinuminit ako sa pating din. Sinabi ng pating tumingin sa pating. Ayun lang. Mababaw lang naman. Okay, maliban sa character ninyo doon sa movie, ano pa yung character ninyo? Ano pa ang character sa movie ang gusto ninyo? Yung gusto ninyo? Sa ano, character sa movie, maliban sa character mo dun sa movie, ano pa yung paborito mo dun? Ay, iba pa character. Zombie. Kasi, dito to lang ako seryoso, sobrang hirap ng mas malaki effort nila dito sa palabas na to. Lalo na palang yung movie. Parang sila talaga yung mas star dito kasi hindi typical na zombie. Alam, sa totoo lang nakikita nila sa camera pero off-cam. Matindi din yung hirap nila kasi buong araw sila nakaganoon. Tapos gagalaw pa sila ng parang naka-vitamins katulad ni Miss Eva. Ilang yung gusto kong gawin, matry ko din. Next time. Joshua, ikaw. Ako, bukod sa character ko, siguro zombie din. Kasi yun lang din yung pinaka-unique na kakaiba, yun yung pinaka-kakaiba na magagampanan ko. Hindi biro yung ginagawa nila. So, shoutout sa mga zombies namin kasi
kita ko yung effort na binibigay nila. Ayun. Pero subukan mo yung mag-zombie act na gaganon. Magaling siya magtala na zombie. Tala na. Sige na. Huwag niyo ako pilitin. Julia. Si Direk, baka gusto niya kumarte. Yes, si Direk. Direk yung favorite character mo. Besides yung mga major characters, I think yung isang na-overlook na character, gusto ko yung character ni Vanessa, yung kay Myrtle. Without spoiling anything, maganda kasi yung art niya eh. Para siyang very superficial sa surface, pero throughout the story, makikita mo na ano siya, woke. Yeah. Maganda yung redemption siya. So, panoorin niya. Correct. How about you, Julia? Ako, I'll have to go with Bebeth. Gusto ko si Bebeth doon kasi parang feeling ko... Ako ha, personally as PJ, every time we had a scene with Bebeth, parang it felt like we were going to be fine and we were going to be safe. Siguro because may yung motherly, yung love, yung care ng... Parang leader eh, parang I don't know. Parang may comfort when Bebeth is around. Thank you, Jules. Ako naman, alam mo, kasi siguro coming from a kontrabida, other role on a teleserye, si Adobo, syempre favorite ko. Siya talagang pinakamagaling umarte dito. Napaka-natural niya. Cat as a cat siya eh. Hindi, ako gustong-gusto ko yung kay Ives. Kasi iba yung flavor eh. Lahat kami, paano ba? Ayoko kasi dapat hindi ma-spoil na direct. So yung kay Ives, gustong-gusto ko because he added a different flavor apart from the other flavors that we were, and he really did a great job here. Kasi syempre, I know Ives off-cam and hindi mo nalalayo. Charot! I love you, Ives! Nagtag si Ives. Wala kasi siya dito. Alam mo na pagtanto ko, lalong-lalo na kahapon, na kapag pala wala ka sa promo, mas ikaw talaga yung napiprito. So alam mo, I really made the effort na makarating ngayong araw na to. Dahil gusto ko talaga silang bawian, lalong-lalo na yung mga nakaisip kahapon ng prank na yan. Yan, deserve. Yun, parang sa akin, mas si ako, isa dun sa mga pinapaborito ko si Ives. How about Miss Ina? Siyempre, yung role ni PJ. Ano siya? Astig. Tsaka matalino. And loving a good friend. So, gusto ko yung role ni Julian na si PJ. Okay. Bongga yung scene niya to. Mm-hmm. Correct. Long story. May any question ka ba? Na. Papasa ko na sa... Kay Ma'am si Alan. Ay, Ma'am si Alan! Sige siya. Ikaw mo na. Gusto mo? Ni Alan. Killer question. Ikaw na muna. Bilang nakapanood. Killer question. Killer. The killer. Zombie. Question muna kay Direk. Direk, do you consider yourself a perfectionist? Hindi naman. Wala naman perfect na film. No? Parang with every film, may natututunan tayo. In fact, lagi nga kami pumapalit ng genre. So, para kaming first time filmmaker ka lagi sa new genre. So ang hirap i-perfect nun, lalo na kung ang kino-compare sa'yo, Hollywood. Kasi parang ganun yung tinatry namin ng aesthetic, ganun yung tinatry namin pull-off na genre. So hindi, it's more of na-enjoy namin yung challenge. Kaya mas masaya talaga kung wala ka sa comfort zone mo. Mas exciting. Parang lagi kang first time filmmaker. Yeah. Well, nakita namin yun eh sa film. It's... A lot of people said that, yeah, it's a perfect zombie movie. And ikaw, when you saw the film, meron bang part doon na inisip mo na you wanted to change it, but wala kang, because you work on the budget that was given to you, but was there a part of the film that you wanted to change? Madami, but not because, hindi ako satisfied. It's more of, there's always something you can improve upon. Aminin ko, masikip yung shooting days. Very realistic naman yun for a Filipino movie. Pero yun nga, this is a good start. Yun lang. Kaya I'm asking people to please support the film. If you want more films like this, if you want different genres, if you want the studios to parang diversify yung slate nila, support films like this. Kasi we get the films that we watch. No? Parang it's like,
we get the politicians we vote for. So ito yung chance nyo, diba? Ito yung, if you really think na may audience to, show up sa cinemas. Because if this works out, other studios will follow, you know, this can be a franchise, other films like this can be made. We can have more resources, more days, and we can improve. You know, we really worked hard on this. So please, sana pay off lahat ng efforts namin. So, kasi you introduced a new character sa dulo. Without... So my question is the story designed to be to have a part two or to have a sequel? Okay, it's more of siguro in a very general sense. I would always like to make movies that, you know, are open for expansion. You know, there's so much you can do with a movie because it's not just a movie. You know, it can expand to different media. You know, to make video games, toys. Comic books, graphic novels, sequels, you know. Yun na kasi siguro yung path ng industry ngayon. Para ma-sustain ng isang movie, kailangan may other elements to it. So, yeah, I'm very conscious na when I write a story, when I make, lalo na if it's a studio film or, you know, if it's a commercial film, may ganun na mindset na it's something you can eventually expand. Lalo na if people, you know, watch it and it becomes successful. So there's always that mindset para may room for, you know, more works na ganun. Well, congratulations. Eh. Lahat ng characters, yung mga natira, parang we wanted more from them. Parang nakaka-excite. Again, congratulations. Yes, maraming salamat po. Of course, next question naman po kay... sige, ikaw muna. ito na, Ma'am Shichal. Hi, good afternoon. First is congratulations kasi sobrang ganda ng movie ninyo and looking forward na kami sa next. So my first question is for Julia. Since ang daming scenes dito na pinalakpakan ka, yung confrontation mo, parang yung sa scene niyo ni Ian, and then meron din dito yung mga action scenes mo. Is this a sign or na magta-transition ka na into a more action projects, parang ganun, yung action star? Actually, I'm glad you asked that question because yung susunod na gagawin kong pelikula is all-out action siya. So, I'm very grateful na I was able to do this in Block Z in preparation for that film also. And but more than anything, I think I'm just really grateful na binigyan ako ng trust ng star ni Tito Malu, ni Direk Mick to be able to pull off scenes like this. It's my first time ever. And yeah, I'm just grateful for the trust and I took the opportunity and I hopefully made everybody proud. And bukod sa tinilian yung movie niya dahil sobrang nakakatakot, tinilian din ba dahil sa mga kilig scenes? So does it mean ba na through this film, more Josh Lea projects coming in sa mga susunod na buwan? Parang tinilian kasi si Marisa at si Mako eh. Yes, oo. Parang sila yung namayagpag na love teams of film eh. Diba? Parang kahit yung sa inyo ni Joshua, yung parang kahit mga konting titigan lang or ano, parang hindi nawala eh. Nandun yung suporta ng Josh Lea doon sa nung premiere night. Sobrang solid pa rin nila. So, more projects ba for Josh Lea in the coming months? Or, may kanya-kanya ulit kayong mga projects? Well, first, we're very grateful because yung fans namin have stayed, have remained, and never really lost hope in our partnership. And I don't see any reason why dapat sila mawala ng hope because, you know, even if this year we're going to be doing projects individually that hopefully will make us grow as individuals and also as actors so that one day when we have a reunion project, you know, we're more ready, we're more mature, we're more educated in a lot of things. And I think that's the perfect time is that when we've grown, we have a lot of growing to do. Alin din yung scene na pinaka-challenging sa inyo? This is for all of you. Okay, Makoy. Sa unang naisip ko, yung meron kasi kaming ginawa eksena na dalawang araw namin shoot.
Kasi dalawang araw sobrang asing tindi. Sobrang nagustuhan din namin yung eksena na gusto ni Direk na ito yung pinaka-highlight ng movie. Yung parang, yung church scene namin. Kasi lahat kami doon, parang, hopeless na, no? Parang, three days din namin. Kasi sobrang detalyado ng mga action na kailangan namin ipulido. Kaya yung napalood namin, excited kami. Kaya yun, sa mga manonood, abangan niyo yung church scene. Yun. Joshua? Pinaka-nahirap yung church scene talaga. Parang lahat kami yun yung halos ilan yung kasama dun sa church scene. Kasi tulad ng sabi ni Makoy, detalyado siya. At isang shot lang, isang camera lang yung gamit ni Direk dun na umiikot sa amin lahat. Mahirap siya, pero napadali siya kasi may rehearsal kami ng mga action stunt namin. Ayun. Pero isa yun sa mga paborito kong eksena din sa Bloxy. Na dapat abangan ng mga tao. Of course. Yeah, church scene din. Pero siguro isa na rin yung hallway at saka yung scene ko with Miss Ina. I mean, we shot that sa studio. Nung 2 days tayo nag-studio Direk. That was challenging and pero fulfilling naman. Ako siguro apart from you know na mention na siguro ako yung more yung mga sa akin personally yung pagbumabaril kasi safety first lagi eh. So nakakatakot kasi yun eh dahil we're using you know kumbaga, ano ba, ang hirap pala pag hindi ka pwede magsalita, ano, diba, ano, Direk, baka may masabi ako eh. Pero, yun, siguro ako, pinakamahirap sa akin yung mga running scenes, kasi hindi naman talaga ako physical na tumatakbo. So, dahil ang bibilis nila, there's always an effort for all of us to, you know, catch up on one another. And also, because, this is, you can imagine, I'll give you an idea how difficult it is to actually shoot for Direk, Mick, and his team, all of us, because imagine, ganito kami karami, dapat kung paano kami nakatakbo nung unang beses niyang shinoot sa shot na yon, ganun din for the following, I don't know, 15, 16, 17 shots. Dapat pare-pareho yung energy namin. And not just that, yung pagkakasunod-sunod namin, yung space namin from one another has to be accurate. This movie talks about precision at its finest because when ikaw pa man din pag nanonood ka, lalo kayo, I'm sure very keen na kayo dyan, oh, ba't ganun? Oh, ginauna siya dun, oh, ganito, ganyan. But with Direk Mick, because nga, he's naturally innate for him to be, I don't know, perfectionist and super OC niya dun sa ano, makikita niya kaagad eh. And also, because he's not just a one-man team eh, he has a fantastic team behind him. We're all so young and also cool and great at what they do. So, nagtutulong-tulong talaga. It's a collaborative effort. So, kahit gano'n, yun ang pinakamahirap sa akin, yung tumatakbo kami. Kasi, may mga dala kaming kanya-kanya. May emotional continuity ka pa. Tapos, syempre, dahil sinushoot mo ng magkakaibang araw, iba-iba din yung mood mo ng araw na yon. So, lahat yun kinakalkula. Nagtutulong-tulungan naman kami eh, kung ano naman ang mangyayari. Kaya din siguro na buo yung bond ng Bloxy. Yes, yung last day ko, unforgettable yun kasi yun na yung full prosthetics na umabot ng more than 4 hours. Parang 6 hours yata yun. Tapos, mahirap maging zombie. Yung 5 seconds mo, parang 50 seconds. Right? Tapos after hingal na hingal ka, and to think fit pa ako. Yung contacts. Yung contacts. And mahirap maging zombie. Thank you. You too. Favorite. Yung character niya si Bebeth, super favorite ko rin as Tig. Pero yun nga, maging zombie kasi you have to be uninhibited. Dapat wala sa isip mo para kung silly or anything. Kailangan all out talaga para nakakatakot ka. So, happy ako and would I do it again? Oh my gosh, I don't know. Maybe not because it's so hard. Sobrang masakit sa leeg. So, kailangan may proper stretching. But, ang sarap maging zombie. Super. And
for Makay naman. Ah, ayun. Diba, gaya nga sabi ni Julia kanina, isa sa pinakatinilaan dito yung sa inyo ni Maris. So, does it mean magkakaroon ba ng mga follow-up na project kayo ni Maris? Or meron na ba na upcoming? And how does it feel? Dahil ngayon, regardless kung sino makapareho mo, parang sa mga nakaraang projects, diba, may movie ka lang last week. Tapos ganun din yung laging reception ng pagtanggap ng tao. Sobrang tinilian ka pa rin doon. How does it feel na you can stand alone sa career mo? Pero hindi po ay sa akin naman. Thank you po sa sinabi niyo po. First time ko masabihan po ng ganyan. Kaya speechless ako yung sagot ko. Hindi ano, sa akin po kasi hindi ko talaga expect nung napalad ko yung movie. Kung ano lang din kasi yung character ko doon, binabato ko lang. Kung anong din yung kasi nerd ako doon eh. Baga, hindi ko in-expect na, hindi ko naman inisip na, ay gusto kong maka-love team si Maris dito sa pelikula nito. Hindi ko inisip na mag-click kami dalawa as love team dito. Inisip ko kung ano man sabihin sa akin na instruction, sabi ni Direk, parang nerd ka dito na nahihiya ka sa babae, si Maris yung parang sosie-sosie, ganyan. Sa akin, ano lang, naging natural lang ako. Tapos about sa partner sa iba, thank you kasi yun pala yung technique doon. Hindi mo kailangang pilitin yung tao na gustuin yung partnership nyo. Basta gawin mo lang yung character mo. So, sa isang movie kasi, comedy-comedy ako doon eh. Malandi ako doon eh. Dito kasi ibang-iba. Mga parang nerd ako na torpe na may yael. Yun lang. Yun lang siguro yung technique doon. At yung resulta noon, magiging ano, magugustuhan ng tao. Okay. Yung taninang yun. Yung taninang. Ay, yung project sa amin ni Maris. Di pa po, ngayon pa lang kasi nag-showing eh. Yeah. Nag-showing na masabi na meron. Sila po mag-decide dun eh. Si God. Ayan eh. Basta ako ano ang blessing na tanggapin namin ko. Ano po yun. Okay, thank you. Salamat. Of course, Ate Kit, yung Random Republic. Ay, good afternoon. Congratulations. Speaking of your, ano to, yung a zombie, sarili mo bang choreography yung moves? Kasi medyo, kahit na mas konti yung scenes mo sa kanila, you still, ano yun? Sarili mo siya? Gano'ng kahirap? Basta may peg ako, yung favorite ko na zombie movie, na, yun, meron ako siyempre yung peg kailangan sa lahat ng mga zombies na napanood ko pinagsama-sama ko. So yun yung lumabas. Pero dun sa mga stunts, may rehearsals kami dun. Kaya mas alam na namin yung mga galaw. Kasi kung dun lang namin nalaman yon, aabutin kami ng siyam-siyam. Kaya meron na kaming choreography. And hey Dimples, ano yung reaction mo na wala pa nga kayong ginagawa dun sa eksena at nitilihan na kayo? Oh, diba? Nakakatawa kasi yun, alam mo diba? Possibility din ba? Project? Yan din. Yes! Alam mo, sorry, tawa-tawa ako. Kasi syempre, hindi naman namin napanood yung pelikula dun lang. Eh sabi ko, alam mo ba, halos sa bulungtang ko yung katabi kong dalawa dahil, uy, mama! Sabi ko, bibigwasan talaga kita. Actually, alam mo, feeling ko, dala na rin ng because, okay, sobrang excited ko din sa vlogging na to, na na-realize ko, when we were doing it, we were really hoping for the best. We were really thinking, like, in any project, you would think, you know what, I want to be super galing here, I want to, ano, we want to have an ensemble na maganda, ganito, ganyan. Pero nung napanood ko, sabi ko, grabe, you know, watching vlogging is like being in a amusement park ride. It will actually bring you to different emotions. And I think parang fluke yung sa amin ni Kuya Ian. Ewan ko ba? Parang, alam mo, sinadya yun ni Direk. Dahil wala naman siyang ginagawang hindi niya sinasadya. Lahat yun sinasadya niya, pero nag-work sa inyo. Kasi alam mo, nung ginagawa namin yun, wala naman. Ano lang yun, parang sabi lang ni Direk, oh, ganito. Kasi nga, if you... Kayo, kung by now, dapat alam nyo na, hindi ko na alam kung paano ka explain yung sarili ko. By now, dapat alam nyo si Direk Mix, sa lahat ng pelikulang ginagawa niya, may mga crumbs siyang iniiwan. Kaya nga, magandang panoorin to ulit after mong panoorin eh. Kasi, oh my God, bawat
scene na binalagay niya sa pelikula niya may intention. But it doesn't appear like that right away until you rewatch old film and you're like, oh my God, he was trying to tell me something para pagdating nitong eksenang to, mas naintindihan ko na. And that's what works. You know, the last time I had a movie like that, na naisip kong, ah, ito yung ulit-ulit, it was One More Chance. That's why I was telling Direk Mik, you know, Direk Mik, ang feel nito sa akin ngayon, parang One More Chance. Kasi ganun yung pakiramdam na si Nay Cathy noon, meron siyang mga nilalagay na siya lang ang nakakaintindi. Nung pinanood namin, ay, dun pala. So, ewan ko kay Kuya Ian, tatanungin muna natin siya kung okay lang sa kanya. Pagtapat sa dahek. Oo, pagtapat sa dahek ng ano. Anong ang tawag nila doon? Anong tawag nila? Ano, kasi may tinawag sila doon sa lab team nung ano, tinag sa akin sa Twitter. Yan po. Yan po. Yan po. Yan po. Hindi. Hindi. Character. Marbeth. Marbeth. Kasi Mario and Bebe. Marbeth. Ganun. Pero ba't naman hindi? Diyos ko, ang tagal-tagal na natin sa industry. Alam mo, one thing is for certain in this industry, only change is constant. So maybe, di ba, in the future. Pero tawang-tawa ako. Siguro, I'm sure tawang-tawa din kayo, di ba? Oh, bagay ba? Kukunin ka na nitong chance. I also take this chance kasi baka hindi ka naman tanong mamaya. Sa promo kasi viral ngayon yung prank sa'yo. So, talaga ba? Viral ba talaga? Nagkaroon ka ba ng hint dun sa... Wala ko! Okay. Nag-joke lang sa'yo. Oh, yeah. Kasi munti ka na ma-reveal yun. Eh, kinakabahan niya. Sino ba kinakabahan si Hoy? Sabi naman niya, pwede ko nang sabihin eh. So gusto niyo ba? Yeah! Ano man o? Sabi mo, ilabas mo na, sabihin mo na. Sabi mo, ganun mo sinabi. Sino ngaling? Ako? Sarcastic ba yun? Bakit ginagamitan mo kami sarcasm? Makoy, alam mo, I think nainis na ako. So ito na nga yung love life ko. Si Makoy? Ah, kasi, di ba nagsimula naman talaga yun na si Josh yung nag-text, Ma, can I call you? And this is not new. Talaga naman nag-usap kami ni Josh, yung magtrabaho na kami, greatest love pala. So sa akin naman, okay din, ma, baka may itatanong. O di, sabi ko, oh sure babe, aba, nagsimula na. Tapos sabi ko, okay. Tapos parang isip ko, ano to, magka-come out ba to na, ano, bading siya? Kasi sinasabi niya si Makoy eh. So ako naman, kung napanood nyo yun, nag-fish pa ako. Kasi Jules ba? Si Janela ba? At saka with feelings ako ha, yung, nagkabalik, takti, huwag mong sabihin nagkabalik ako ni Jules, ha? Tapos sabi ko pa yung next, buka kayo nung ni Janela. May ganun pa ako, may. Tapos sabi ko, okay ni Makoy. Tapos sabi ko, aba, sabi niya, nag-kiss daw sila. Sabi ko, ni Jules? Yeah, hindi ni Makoy. O sige, the love wins. Ano ba? Hindi naman sinabi ko dun eh. Kasi alam nyo naman na, wala akong judgment sa taha. Totoo lang, I'm sure by now, alam nyo na yan. I don't judge people based on their choices, whatever they want. So sabi ko kay Josh, kung talaga na-inlove siya kay Makoy, di okay. Pero nung bandang dulo, naisip ko, alam mo, ang dami mo na sinasabi. Eh, nasa taping ako ng KG. Ang tagal niyang nakikipagkwentuhan, di ba? So sabi ko, alam mo, Josh, kung nagkabalik ako kayo ni Jules, okay, I'm happy for you. Kung kayo ni Janela, I'm happy for you. Pero si Makoy, kasi nung huli kong kausap sa mall show, happy sa love life. So sabi ko, paano yun? Eh di ba, nung huli lang pinag-uusapan natin si... Alam mo, Makoy. Pwede ba yung mic mo? Sige, pagtanggol mo yung sarili mo. Magkalabasan dito sino-sinungaling sa atin dalawa. Wala. I mean... Sige na ba, alam mo yung mga bagay na kinakasaya natin, dapat hindi tinatago. Oh! Siguro gusto mo na akong patayin din. Sorry, apat, tatlo sila. Pero happy ka. Masaya ako. Ay, may naman ang gusto namin ba? Are we all happy for Makoy? Yes! Yeah. Okay. God bless po. Grabe. Oh, very loves po. Thank you. Nasa blocks po yan. Wala. Follow si Eva. So gusto mo naman. May follow sa dibdib. May possibility po kayo ni Josh. Thank you. Okay, Sir Rocky. Yes, hi po. This is Rocky from runorrocky.com and TV series Craze. So sa mga cast, usually, pag yung mga gumagawa ng mga horror films, yung mga cast, usually, meron silang na-experience na mga, ano talaga, mga horror things dun sa ginagawa nila. So kayo, habang ginagawa nyo o sinushoot nyo yung movie, meron ba kayong na-experience na horror things in real life? Or kung wala naman, ano yung frightening experience nyo while filming the movie? Oi,
gosh. Experience yung promo. Yung promo yung pinakatakot. Gabi. Hindi, hindi, hindi. Masaya yung promo. Pero sa movie, yung... yung ano, mapagod kami physically. Kasi yung movie talaga ginagawa namin, hanggat maready kami ka-double, kami talaga gumawa lahat ng eksena. Nakapagod talaga ito makupo. Kaya minsan iniisip namin yung mga sila Marie, sila Julia, yung mga babae lalo. Kasi meron may mga time na sagdanan, baka madapa, ganyan. Yun yung pinaka nakakatakot na mangyari. May mga aksidente na kasama namin sa Arawa. Actually, meron isang aksidente pala, isang zombie na babae. Kasi wala silang nakikita na contact lens. May isang pole. So sobrang bilis ng takbo niya, tumama yung dibdib niya. Tapos nag-break ata yung isang rib niya. Kaya yun, sa nagulat kami, yung pinaka sana huwag mangyari ulit sa mga susunod ng project o kaya susunod may eksena. Yun lang sa akin. Joshua. Wala po kasi hindi naman po siya actually horror film eh. It's thriller suspense and I don't think we called any spirits or ano, diba? Kasi parang zombies, they're fictional. So, wala kaming horror experience. Accidents. Ako wala. Ano lang, oh, kasi si Ate Ina. Kalimutan ko zombie siya dito. Isa pa yung banyo doon, right? Eh kasi yung, syempre, gabi na, wala talagang tao, naman yun. At saka galing kasi ako doon sa Irin ni Direk, di ba? Yung mga cubicle, alam mo sa totoo, after nung kakain ako nung gabi, ginaganong ko muna yung cubicle. Natatakot ako may... Dati, ang natatakot ako, baka lumabas lang yun sa Iri. Ngayon natatakot ako, baka yung Iri at yung zombie, sabay sila. Pero si Ate Ina kasi, umiihi siya. Makeup siya zombie. Alam niyo naman yung pagkamababaw ko. Paglabas niya na gulat sa ko, ate, magpasabi ka naman. Kasi, kaya, ano naman, yung ibig sabihin, di ba? Hindi tayo lahat zombie dito. Kaya, sabi ko, ate, pwede ba, ano ka naman? Sabi mo na, zombie coming in, gano'n. Para ready tayo, kasi, syempre, sabi ko sa'yo, feeling ko na lumabas yung ihi ko ng konti dahil eh, try nyo kaya ako. Diba? So, yun lang more than anything. Pero alam mo, it was a very happy set. Sa totoo lang. So, I don't know what to tell you about yung mga nakakatakot. Kasi kami-kami mismo, siguro alam mo, feeling ko, kaya hindi na kami natatakot dun sa mismong feel nung lugar. It was because alam na namin na, ay, may mga zombie naglalakad. So, sa totoo, kung meron mang mga nagpapakita, hindi mo mapapansin kasi pare-pareho sila yung tsura. Diba? So, yun. Miss Ina. Yun nga, nakakatawa yung reaction niya. Ang lakas ng tili niya sa banyo. Pero ang sarap mag-prank, no? Kung tutusin, di ba? Pero hindi ko makalimutan, hindi horror, kundi yung scene na yung doktor, di ba, nire-resuscitate niya ako. Na-experience yun na talagang pag-practicean kayo, i-resuscitate. Ang ano, ang hard talaga ng pagka-press niya sa chest ko. So, sinabihan ko, easy ka lang. Pero yeah, unforgettable yun. And for my last question po sa cast, ano po yung pinaka-favorite niya na suspense, horror, or thriller Filipino movie? And why po? Since kilala naman ang Philippines, di ba ngayon? And sumisikat na yung mga horror films sa Philippines. So kayo po, sa mga guys, ano po yung pinaka-favorite nyo na local suspense, thriller, or horror films? And why? Joshua. Ako po yung, ano, yung Shake, Rattle, and Roll dati. But nung napanood ko yung Iri. Next project, Adrian. Kukunin mo ang next project nga. Ayan po. Si Makoy. Kung magkakasequel yung Iri, baka yung... Iri din. Sip-sip nyo. Hindi, sa akin, Pumsoy, bata pa lang. Pumsoy. Oh, yun sa akin. K-Direct po. Direct ito. Sa ko yung... Eerie. Kisap mata, itim. Gusto ko yung LRT na ano, Shake, Rattle. Ah, yun. Ano pa ba? Ayan. Mga inspiration, genre. Julia. Julia. Sorry, ano po nga ulit yung title ng yung movie po ni
Miss Claudine, ni Jericho, at saka ni Dieter. Nasaan ka ba? Eh, kasi yun may ganun, di ba? Yung parang yun yung may real life talagang horror nangyari. Yun, ang beautifully made yun. Beautifully made. Miss Dave. Ako, kasi una-una na ako sa pagsisip-sip kay Direk, hindi ko na nga babanggitin. Hindi, syempre, gusto-gusto ko yung iri, no? Totoo naman yun, kasi sa totoo lang, ang tagal kong hindi umihi ng maayos nun. Pagkatapos panoorin yung pelikula. Tapos pinalabas pa Netflix ba, Direk? Ano, ako siguro yun, yung feng shui. Tapos yung mga kay Direk Chito, anything Direk Chito Ronyo na ano, sukob. Kasi sobrang galing niyang storyteller pagdating sa horror eh, Direk Chito. So I remember. I was also, I think I was part of one of the horror movies na ginawa. Hindi ko lang maalala which one. Pero yun, gustong-gusto ko, favorite na favorite ko storytelling Direk Chito Ronyo pagdating sa horror. So any of his movies yan. Ako sa suspense thriller Birdshot ni Direk. Ganda yung movie na yun. And sa horror, yung manananggal ng Shake, Rattle, and Roll, na yun yung talagang tumatak sa isip ko. Tsaka yung Eerie. Favorite ko. Thank you so much, of course. Dito muna si... Si Madam. Uli ka ka, Kuya Alan, kasi inner question. Hello, I'm Sam from Star Studio. So, since zombie outbreak yung film, anong napi-feel nyo sa outbreak type of feeling with regard to the coronavirus scare? Pala. Prayers ako, nako, non-stop talaga. And ano pong measures every day, I'm praying Psalm 91. So... Ayun, yung steps po na dinitin nyo to protect yourself. Siyempre, I always tell my children to wash their hands all the time. Pero ayaw nila magsuot ng mask. Hindi mo naman mapipilit yun, di ba? So tinatanong ko, are your classmates wearing masks at school? No daw. So siyempre, kung hindi sila nag-wear, okay, huwag na lang din, di ba? Pero yun, I always tell them, always, always, always wash your hands para lagi, di ba, malinis. Is dimps. Ako siguro parang, kasi napakaseryosong ano niyan eh, topic niyan eh, di ba? Parang napakaselan niyang topic. Pero para sa akin, kasi dyan, itong Enero na to talaga sinusubok tayo eh. Yung January talaga 2020. But you know, we are very resilient as a people, no? Ng Filipinos naman. Pero sa akin lang yung sa corona, it's a reminder for all of us to take care of ourselves, of the environment, no? Na fleeting lang ang buhay, mabilis lang siya. So any kind of ano, mapavirus man yan, mga aksidenteng pag ano, pagkamatay ng ibang mga tao, yung Taal Volcano, these things remind us that life is fleeting, life is short. So kung ano man yung kailangan mong gawin na measure or how you feel about today, dapat hindi ka rin marob of the joy that you're still alive. Sometimes kasi we worry ourselves too much about these things, no, na kailangan ma-enjoy din natin yung buhay natin, but in the sense na there should be moderation at all times kung ano man yung mga ginagawa natin, and precaution. So yun, pagdating sa napaka ano niya, no, parang ang ano kasi dahil pinag-usapan din sa Block Z yung virus na ganoon. So yun, parang para sa akin, it's a reminder for all of us that life is short, no? So might as well really do everything that you can para to, kasi minsan environment yan, how we are to people, how we are to animals, di ba? So, yun. Ah, siguro, with hindi lang yung coronavirus na with any calamity, I think hindi lang virus nagsispread na, pati misinformation. So, we live in a post-truth society. I think we need to be cautious, syempre, whenever something like that is happening. But at the same time, stay vigilant and avoid the spread of misinformation that may cause more panic. So parang, always do your research, be self-aware. So yeah, let's not spread misinformation and make sure na we're conscious of what's really going on. Yung tatlong bagay lang naman sa akin, una, maging malinis katawan. Pangalawa, always watch news, ganun. Pangatlo, pray lang din talaga. Guidance lang din. Sana, hindi lumala. Yun lang naman sa akin. Correct. And this is for Direk. Can you elaborate on sinabi mong inspiration with regard? Kasi kanina parang binanggit mo yung film na
nag-inspire sa'yo, a horror film. Can you elaborate on your other inspirations sa mood, sa setting ng Block Z? Lumaki kasi ako talagang pop culture nerd. Nag-games ako, like gamer ako, nanood ng anime. I grew up watching movies, a lot of those movies, meaning ko are Hollywood movies and genre movies. So parang when I had the opportunity to do Block Z, I wanted to do something different, no? Hindi lang siya yung bleak na zombie movie. Gusto ko inject yung parang yung Filipino element to it, which is, yun nga, like they said, parang siyang roller coaster ride of emotions, like full package siya, diba? There's so many angles to it, diba? There's friendship, there's a bit of romance, there's thriller, there's a sense of adventure, and there's still jump scares. So parang siyang parang homage rin to a lot of things that influenced me growing up. May parang very gamified aspect to it. If you watch Block Z, diba may boss fights, may parang group fights. Meron pa kaming mga timestamp na parang video game. We have like a cool CBB, close and billboard animation, mga ganun. So those are things na as a growing up, as an audience, na I've always wanted to see on the big screen sa Philippines. So parang from a frustrated audience perspective, finally na nagka-opportunity ako to make a movie na may budget kahit pa paano, tinod ako, ganun. So yun, I referenced a lot of things. But at the same time, tried to be original by combining all those elements pero bring it to a Filipino setting. And I hope ma-appreciate siya ng Filipino audience. Kasi nga, yun na, minsan lang magkaganto. So I hope yung mga rare opportunities nga na films like this come out sa slate ng mga studios, people support it. Okay, thank you, Direk. And last question for artists here. Ano yung surprising thing about yourself na you realize pagkatapos nung mag-work sa movie na to? Bilang artista. Sinong gusto mo? Makoy, ikaw. Alam ko may naisip ka na. Okay, Joshua. Ano yung mga realizations mo? Ten. Na-realize ko na... Nine. Na kaya ko palang mag-action. Nakaya ko palang gumawa ng action na movie. Ayun. Kasi ako, hindi ako athletic, hindi naman ako tumatakbo-takbo eh. So, dito parang nakita ko, ah, pwede pala ako maging action star someday. Robert Padilla pa yun. Yung fake Robert. Dito. Julia? Siguro yung it's okay to get out of your comfort zone given that this is our first action and suspense thriller, first zombie film. It's okay to get out of your comfort zone. Miss Dimps? Ako siguro parang medyo ano lang. Medyo malalim kasi sa akin yung ano ng Loxy kasi nung tinawagan ako dito medyo years na eh bago kami nakapag-start mag-shoot. So medyo naglamlam na siya sa akin. Sa akin personally, parang as an actor naman, perspective ng actor, na-realize ko na kahit pala matagal ka nang nag-aartista, you can surprise yourself with things that you can do and you're capable of doing if you only let your director and his team see you as a blank canvas. Because thankfully, when Direk booked me, what was he going to do with me? I'm a dramatic actress, diba? But he thought, you know what? Maybe you can do this. And because pinagkatiwalaan niya kami, or ako, for Bebeth, nagkakumpiyansa ako na kung iniisip nga ng director ko, I can be an instrument of that kind of emotion to play that part. In a team like this, in an ensemble like this, then maybe, just maybe, I can do it. And so when I was watching, I was so excited to see it because I wanted to see those little tiny surprises that I can do with myself. So parang nung naisip ko, ay, oh, okay, so pwede pala yun. Nagte-take notes ako eh nung pinapanood ko din. Kasi parang naisip ko, okay, so I can explore that. I need to be more physical. This will be a beginning. I can do this. I can tap this. At na-realize ko na pwede pala sa isang character mo na
simple yung atake mo, pero yung impact will be magnified because you are part of an ensemble. You play that tiny bit role and you let yourself be subject to change and collaboration each time. Kasi, di ba tayo as actors, minsan, I don't know if you also feel that way, minsan, we become so much part of our world that it becomes just our world. It becomes just my acting, ano bang gagawin ko dito, dapat galing ako to kasi dapat magaling ako dito. Pero hindi, nakakalimutan natin, this is a film, this is a project. Dapat lahat ng ginagawa ko, nakaka-apekto sa gagawin nila, and in the same way, I will let them affect me. Parang ganun. Ganda. Na ano mo ba yun, Beb? Yun, no, parang ganun sa action. Ganda rin sinabi niya. Miss Ina. Na-realize ko nung last day of shooting ko, ayoko na maging zombie. First and last na yun. You know, I'm so happy na nagawa ko yun. Pero that's it na siguro for me. It's really hard. Feeling ko bibigay yung leeg ko. But it was such an experience, and again, thank you, Direk, for the nth time na naging kasama ako sa pelikula mong Black Sea. Maraming salamat. Thank you so much. Of course, any follow-up questions? Wala na po. Sorry mo. Okay, sorry. Okay lang naman. Madali. Sorry na narealize ko sa araw ko na to. Una talaga, sa totoo lang, baka totoo na tayo, natakot ako kasi yung role nerd, malalalim mga terms. Nung nakita ko yung script, sa akin talaga, first, ma-excited ako, straight talaga, English. Kasi kami ni Joshua, ano kami, role namin palagi, probinsyano, ano, mahirap, alam mo yun, purong Tagalog. Tapos naalala ko, nag-college naman ako, nag-report ako dati, nag-thesis ako dati. Kumbaga, nalimutan ko din kasi yung dati kong ginagawa, nag-aaral ako, naging sudyante ako. Yun lang, sa akin na-realize ko, pwede kong balik pa rin dati, kung anong sudyante pala ako dati. Yun lang, ginawa ko. Kumbaga, memorize ko, script, yun. Pag-aaralan mo din. Correct. Lahat ng bagay, napag-aaralan. Tutulad na sa amin, Julia, malubas ka sa comfort zone. May gustong idagdag si Josh. Sabihin natin si Joshua. Pero meron. Ayan. Okay, Kerry na po. Okay, ito na yung killer question. Meron pa. Kasi ano lang, may gusto lang ako linawin. Kasi, may gusto lang ako linawin kasi may kumakalat na video kasi trending siya. Na dun sa video nang sabi dun sa title is nagdeadmahan kayong dalawa during the Chinese New Year countdown sa Binondo. Kasi yung iba mali-mali interpretasyon. Kayo daw ni Joshua at Julia nagdeadmahan. So ano yung real kwento doon? Kasi mali-mali interpretasyon ng iba. Paikliin ko na lang yung story, pero that night, okay kami. As in, okay kami. Hindi, ang pangit na lahat, ang pangit lang, ako na parang lahat na lang ng galaw namin dalawa eh, may issue, may meaning, binibigyan nila ng meaning. Pero okay kami, ako, personally okay ako sa kanya. Ako nandun ako dun sa video. Diba? And you have to understand na magkasama na sila like 30 minutes before that pa. Mm-hmm. Bago sila makuna ng video na yun, magkasama na sila sa tent. Ng mga 30 minutes, right? So, dun pa lang, nag-hi, hello na sila. So, yung nakita nyo na yan, ibig sabihin magkakasama na kami ng mga almost 1 hour. So, hindi naman kami nagkukwentuhan the whole time na nandun kami sa isang lugar, no. So, kung ano man yung nakikita nyo, hindi yun talaga yung nakita nyo ng lahat, hindi. That's just a fraction of what we were doing, you know? So, it's unfair to jump into conclusions na nag-snaban sila because hindi sila nag-snaban. Pareho silang professionals and they are friends, you know? Like, they shared so many experiences together na minsan nagpabatuan pa rin sila ng mga memories nila in the past na normal lang. So, siguro ito galing na sa akin na walang awkwardness sa amin, sa aming lahat. Makikita mo naman nung nag-prank kami, ganun kami, masaya kami. So, wala talaga. And minsan talaga may mga moments na tahimik ka lang, nakatulala ka lang. Diba? Tayo sa artista pag-break natin. So, kung may nag-video ba nung panahon na yun, iisip nila, ay, hindi sila close.
Pero that's just a few seconds of our time being together kasi hours kami magkakasama usually. So yun lang yun. Okay, Ma'am Shivi. Okay. Okay. I'm sorry po. Ako, I don't say, yeah, exactly. I don't need to explain that video because I think I've accepted that part of being who I am. Every single thing I do, someone will always have something to say. I do something good, they'll twist it and turn it into a bad intention. If I do something not everybody agrees with, they'll punish me, they'll crucify me for it. Whatever choice I make, I will be crucified for it. So I might as well just live my life according to the things that truly make me happy. And yun na lang. But you know, yung isa sa mga nakakalungkot talaga is yung hindi naman binababoy, parang naging maganda yung samahan namin ni Josh. When we ended, it was smooth, it was nice, and we remained friends. And there were many things that unfortunately happened last year na nadamay lang yung friendship namin. But hindi kasi ganun eh. However people are painting our friendship, hindi ganun eh. We've always been okay, and he's always been there for me, even last year during all the things that happened. And we have remained the same until this day. And, you know, I think you're coming from that time that I unfollowed Joshua. Alam mo, binibiro pa nga ako ni Joshua minsan na, oy, bakit mo ko in-unfollow? Ba't mo ko in-unfollow? Jojo ko lang siya na. Ito yun, nag-show kami ng Cebu. Pagsakay ko na ang aeroplano. Yun ang unang-una niya sa akin. Ano sa, ba't mo ko in-unfollow? Tapos sabi ko talaga sa kanya, mami, ang gabi, if I follow back na kita. So, di ba, it's like, stop making a big fuss out of so many things. And once and for all, stop making Joshua and I fight. We're not fighting. We're okay and we're in good places in our lives. There's no reason for us to fight. You know, we ended nicely. Our friendship is nice. So, just respect that. Hindi na namin alam kung saan kami lulugar. Okay kami, galit sila. Hindi kami okay, galit sila. Leave us alone. Thank you. Joke lang. Okay? Thanks. That's for you more. Okay. Huwag kayo matensa. Joke lang. Exactly. Okay na. Okay, the killer question from Kuya Alan. Ay, ako kay Julia. Joke lang. Tawag dito, hindi. Kasi parang simula pa lang nung presko natin, parang ano na eh, inaabangan na lahat yung action niya eh. Even nga yung seating arrangement niyo, nagtatanong yung mga iba bakit magkahiwalay kayo, di ba? Naiilang, na ano ba kayo? Ba't kailangan po magkita si Direk? Di ba? Parang pwede naman magtabi kung okay kayo. Parang naiilang ba kayo na gano'n na parang simula nung nagsimula yung promo ng Blacksy, talagang inaabangan bakit di sila magkasabay sa maglakad ng red carpet, kung okay sila, mga gano'n. Ano yung reaction niyo dun sa mga sinasabi ng tao regarding dun sa gano'ng issue? Ano kasi ako? Hindi ko lang paano yung sabihin. Bakit hindi kailangan magtabi? Bakit kailangan na sa hindi, kasi siyempre, siya yung star eh. Mas star siya sa amin dito. Siya yung gumawa nung napakagandang pelikula. And yung reaction ko lang dun sa mga nagsasabi ng gano'n, wala. Wala akong reaction sa kanya eh. Kasi parang gano'n na talaga sila eh. Kahit anong sabihin ko, paulit-ulit. Kahit anong explanation ko, ganun at ganun na lang din sasabihin nila. So mas mabuti kung manahimik na lang at hayaan mo na lang silang mag-ganun-ganun. Basta ako, alam ko, okay ako sa kanya, okay kami. And yun, wala namang issue sa akin. Yan. Tsaka napakaganda ng moving tool, let's celebrate. Yeah. Diba? Ako wala rin akong kailangan sabihin. I think I've learned so many things in the past year. I feel like whatever you say, they'll just stick to what they believe in, diba? Ang importante is alam namin lahat sa cast kung paano kami talaga, on cam, off cam, and not everything you see on cam is what you think of it to be. And I think the reason why we're clearing this issue is because we have such a beautiful film, and nakakalungkot na yung mas inaabangan is kung paano kami dalawa sa isa't isa. No, that shouldn't be their concern.
Diba? Watch the film. It's a beautiful film. We all worked hard for this. Talk about the film. Don't talk about me and Josh. Talk about the film. Talk about the characters. Talk about everybody. Diba? We're not the only ones in this film. Talk about how great everyone was. How great of a director Direk Mick is. Diba? Once and for all. Everyone is okay. Yun lang, I hope yung mga petty issues man don't overshadow this film kasi sayang, it's a testament to Philippine genre cinema and a lot of them here really surprised me, like all the cast did a good job and napakita nila versatility nila. I mean, Makoy nga, being a cool kid in real life, biglang nerd. Joshua finally showed his physical prowess sa role niya. Si Julia, diba, coming from romantic dramas, biglang dito, blood-soaked siya, action star. Miss Dimples, di ba? Very, very gentle, graceful, minsan. Pero dito sa Block Z, diba? Siya yung may shotgun. Gentle. And then Miss Ina is the first ever parang parang mother zombie. So siya yung main villain dito. Di ba? Sobrang exciting ng film kasi we did so many game-changing things. We did something different. Kahit yung studio system surprised me. Like, never in my wildest dreams na imagine ko na Star Cinema would do an R-rated zombie movies with a lot of these young actors. It's their first R-rated film. Tapos makakloud tayo ng very petty issues na ganun. In fact, guys, no matter kung ano fandom nyo, I hope you all unite and support this movie. Kasi when you watch the movies, you'll realize it's not just about the actors, it's about their characters. Doon kayo may in love sa characters nila, sa journey nila. And you'll all realize that they're all so talented, you'll be rooting for the Block Z Barkada to survive. And I think yun yung important. It's about, even the film, you know, it's first act starts out very, alam mo yun, like a Filipino movie nga na may romantic and friendship angles. Pero as the story progresses, pag life, death, and survival situation, we put all our differences aside. Kasi ang priority is to survive. Sinabi nga ni Joshua sa teaser yun. And mafe-feel niya yun eh, kahit ano fandom nyo, at the end of the day, parang, our priority is to survive and lahat ng perspectives or differences nyo, puput nyo aside yan and magiging united kayo. And I think yun yung message ng Block Z. So sana, alam mo yan, let's focus on the movie and celebrate this kasi minsan lang to. So I hope you guys go out to the cinemas and watch it. And sa mga nagsusupport ng film and people who are talking about it online, we're very grateful and we're very humbled na we got this opportunity. I hope you appreciate all our hard work and effort. And syempre hindi lang maalis yung parang marami rin mga kinilig dun sa dalawa eh, di ba? Kaya parang inaabangan din yun. Pero yan, at least you explain your side, di ba? Parang follow-up ka lang, Direk. Parang mas pinili mong i-highlight yung love team ni Makoy at ni Maris kesa dun sa love team ng Just Leah because of that, ano, parang gano'n. Well, I think, ano, yun yung interesting story. Ang dami niyang, or maybe it's about what you choose to see, pero ang dami niyang angles eh. There's friendship, there's parang may tension, yung parang two friends na may mutual attraction, may unexpected new attraction from a set of friends na hindi medyo clashing yung personalities, like nerd and mas sassy girl. May tension rin yung parent characters, may father-daughter. So every angle meron and we made sure na ganun nga yung movie, na punong-puno siya ng... There's something for everyone, di ba? May friendship, may konting... romantic angles, may action, may thriller, may adventure. There's even humor, very self-aware yung movie na zombie films siya. And syempre wala naman zombies in real life. So parang may very tongue-in-cheek, self-aware humor. Parang all of that naman, plinano namin. And very deliberate kami to make sure meron kayong enjoyable parang film. And it's a roller coaster of emotion. So yun, I hope magustuhan niyo yung movie. Last na lang kay, ano, kay Miss Ina. Maraming mga... good reviews about your character as a mother, ano, kahit nahirapan ka dun sa ano. Napanood ko nga kagabi yung ano, pelikula mong Lihim. Natatanda mo, ibang-iba yung action mo dun sa action mo dito na pumapatay ka din dun. Second movie, I think I was only 19 that time. Suspense thriller yun na sobrang low budget. Pito-pito. Pero sa Palawan namin sinuot yun. Yun nga, sabi nga nila parang kung merong mga parang peg yung iba na mga zombie sa ibang bansa, 'di ba, dun sa
pelikula ni Brad Pitt, yung Negra. Yes, yes. Parang ikaw daw yung dito sa Pilipinas na parang ipepeg nila ngayon na ano. Sa World War Z. The World War Z. Ikaw daw sa Philippines yung version nung Epitome them off. Thank you, thank you. Wow, I'm so honored. Kagabi lang pinanood ko ulit yung World War Z. But you know, people will end up comparing this movie sa mga ibang international zombie movies na napanood nila. Hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Direk before the premiere night, manage your expectations. That's what Direk, kasi sabi namin, it's gonna be great, it's gonna be a great movie. So si Direk, knowing him is so humble, manage your expectations. So syempre, I kept that in my mind, diba? Ang masasabi ko lang sa budget natin, how much? Secret ba? Secret? But kinonvert ko siya sa dollars, it's about 800,000. Wow! I mean, when these Hollywood productions, they make zombie movies, millions of dollars. Millions yung pinaka-movie, pero iba pa yung promo. Billion yung pricing. It's sa peso, pag i-convert sa peso. Kami, magkano? 33 million pesos. Pero, ang masasabi ko lang, pag pinanood mo yung Black Z, mapaproud ko. Kahit, di ba? It's a good zombie movie. So, ang masasabi ko lang, I know you will end up comparing this sa ibang zombie movies. Yes, that's fair. Pero, pag inisip nyo yung budget, pinaghirapan namin lahat, mapaproud kayo. Yun ang masasabi. Dinaan namin sa galing. Yes! Hindi kasi, challenging siya. Pero, yun nga yung, in-explain ko rin nung first, block ko na, it's working with parameters and with restrictions, it pushes you to be more creative. Yes. And yung story nga na to, we made sure it's our own, movie. Something we can be proud of and call our own. Yes. And it's a good start for genre. Congratulations to all the cast. Thank you. Yun, ako marami. Ay, syempre. Ay, sorry. Last na lang. Okay, last na. I'm Angela from Lionheart TV. Question ko lang, based on your characters, ano sa tingin niyo yung pinaka-aral na iiwan niyo sa mga viewers? Moral lesson to, Makoy, go. Finish school? Moral lesson for me po. Always be ready sa lahat ng bagay. Sabi nga ni Miss Dimples, life is short nga. Kasi di mo alam kung bukas meron ng apocalypse na zombie ako. Di mo alam kung anong pwede mangyari. Kasi yung character ko dun, siya yung parang torpe nga na parang di niya na-express yung feelings niya. Doon nagkaroon lang ng zombie apocalypse, doon na siya medyo na nagkaroon ng parang aminin, parang ganun. Parang doon lang niya na-express yung magiging matapang ako ngayon kasi may zombie. Sana pala ginawa niya na dati pa. Naging matalino ko nang gagamitin ko to para makatulong. Sana ginawa niya dati pa. Yun lang sa akin. Sana gawin natin gusto natin malin natin gusto natin malin. Kung buhay pa tayo. Yeah. Okay. Not in real life. Okay. Marami. Unang-una siguro yung ayoko maging spoiler eh, pero siguro forgiveness. And one of the things I also learned recently, thank you to Miss Ina, is forgiveness. Second is being in di ko maano kasi masaspoil. O sige, siguro forgiveness. And then second is never to depend on other people to fight for you. Fight for yourself. Be a fighter till the end. Be brave, tough it out. And laban lang. Kahit marami ang gusto kang kagatin at kainin. Labanan mo, laban lang. And be immune to it. Diba? Immunity. Sige, panoorin nyo na lang. Ako siguro, yung kay Bebeth, parang, ano nga yung question? Ano kasi ako eh? Lessons. Ina kasi ako dito eh. So, natutunan ko lang na yung pagiging ina, hindi nakukulong sa mga pamilya mo lang.
yung pagdumating yung pagkakataon, nakakailanganin ka ng ibang tao, i-extend mo rin yung pagiging ina mo sa kanila. Kasi yung pagiging ina, hindi lang yan dahil meron kang anak, nagluwal ka ng bata, hindi ganun eh. Yung pagiging ina, pag-aalaga, pag-aaruga sa iba, extending kindness, you know, extending courtesy. And I think yun yung pinaka natutunan ko kay Bebeth na when push comes to shove, talagang she will rise up to the challenge and say, sandali, ito, kaya kong ibigay to, gawin ko to para sa inyo. That yung pinakamalaki siguro, no? Ang hirap kasi pag ano eh, kasi parang mas-spoiler siya. Pero siguro that, ano, a mother's heart is always ready to sacrifice. Yan na lang. Ako, sorry, nakabanga siya kayo. Ako yung, ano, yung may iwan namin na na-lesson dito sa mga manonood, yung pagtutulungan. Lalo na ngayon na ang daming nangyayari sa mundo natin. Ayun, kasi yung character ng mga bata na kami, character namin dito nila Julia, nila McCoy, nagtutulungan kami para makaligtas kami. Ayun, so I think yun yung sa akin, yung ambag ko. Thank you. For me always naman eh, be prayerful. When you pray, it transcends peace. Nawawala yung worry and yung anxiety and everything. So always be prayerful, always. Ayan, of course, hintayin lang natin si Direk Mikhail. Nag-CR lang siya. Pero ayan, ako maraming salamat po sa mga vlogger friends natin na nandirito ngayon. Ayan, sa support nyo po. Showing na po ito ngayon, ang Bloxy. At invite po natin sila mag-isa-isa. Ayan po, showing na po Bloxy. Sana po manood po kayo at sana magustuhan ninyo. At sure naman magustuhan ninyo po ito. At syempre natin ng Star Cinema and directed by Rick Mikhailo. Ayun, thank you ulit sa inyo lahat sa pagbigay ng oras. At sana ipakalat natin yung balita na showing ng Bloxy ngayong 20 ngayon, ngayon mismo. Yun po. Direk. Guys, thank you for being here. Thank you for supporting the film. Please watch Block Z, zombie movie, finally, sa Philippines. And it's showing nationwide starting today, January 29. Of course, Julia. Yeah, showing na po kami. Sana panoorin niyo after this. And please help us spread the word, please. Ayan, syempre, kasama din namin sina Kuya Ian, Veneracion, Yves Farso. Tsaka magaling din dito yung ano namin bata, si Miel. Miel ba? Sobrang galing niya. Kaya sana supportahan niyo tong pelikulang to para sa future. Ang hirap sabihin kasi, no, nang hindi mo nasuspect. Pero para sa future, supportahan natin. Maraming salamat sa pagpunta ninyo at sa mga manunood. Please po, i-tweet nyo without spoiling anything. And basta, binabasa ko lahat ng comments nila about Block Z. Thank you, nakakaaliw. And i-retweet natin, di ba? Para ma-spread talaga, maging viral yung Block Z. Thank you po sa lahat ng mga manonood pa. Thank you. Yun. Of course, Direk. Yung last question daw po, moral lesson. May gusto niyo. Tapos na si Direk, hindi nakikinig. Nakabang doon sa tanong. Thank you. Thank you, guys.